Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay September 9, 2020, Wednesday. At hindi nga po maganda yung galaw ng ating market. So nag-loss po tayo ng negative 1.68% naman. So kinain niya ulit yung gains natin ng isang araw. Bumalik tayo sa 5,932.84 naman. So ito po yung mga top trendings natin. Si ACEN, Mary Mart, dito, NIKL, HLCM, AGI, Ali, DLL at saka yung pizza. Follow up natin yung sa kahapon at ang ating PSEI index naman. So bago po tayo magpatuloy, pakibasa po lagi yung ating disclaimer. And as usual, doon sa mga bago nating kasama, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. And then sabi ko nga, kung bago ka pa lang sa channel natin, i-browse mo po na maigi yung channel natin. Kasi kung medyo seryoso ka sa trading or investing, marami ka pong makukuha na ideas dito po sa ating mga binavlog na mga videos naman. So meron tayong mga company reviews, meron tayong profit or loss section, meron tayong mga technical indicators dito, and then mga fundamentals na kailangan natin as a trader or investor naman dito sa ating market. At kung bago ka nga, hindi ka masyadong marunong dun sa mga ginagawa natin, pwede ka makipag-usap or magtanong sa mga kasama natin na trader dito sa ating Facebook account. So follow mo na lang ako at pwede ka pong makipag-usap sa mga kasama natin or sa atin. And then tignan mo din kung ano yung mga pinupost po natin dito. Baka po makatulong sa inyo kung pares tayo nang na-experience dito naman sa ating PSE market naman. So kaninang umaga nag-post ako about dun sa correction dun sa COVID cases natin. So mamaya pag-usapan natin to. And then yung isang napaaga natin na TP kay AGI naman. Okay, so pwede mo din i-follow ako dito sa aking Facebook page na Palabi Trader, and then dun sa mga news kung mahilig ka talaga. So nagre-retweet po tayo ng mga news dito sa ating Twitter account na Palabi Trader. So highly suggested ko sa inyo either gumawa kayo ng Twitter account, mag-follow kayo ng mga nag-provide ng mga info about sa stocks, kasi mabilis po ang pag-tweet ng mga news dito sa ating Twitter account naman. So sabi ko sa inyo, mas mabilis pa kaysa dun sa Instagrams, kasi kinokopya din lang naman ng iba yung mga link at nilalagay din doon sa ating Instagrams naman. Ayan, so dito ako nakakuha ng mga ibang infos na hindi ko po makita sa ating Instagram sites naman. So dito nga sabi ni DA Market Securities, nag-suffer po yung ating mga mining, kasi karamihan po sa kanila or halos lahat sila nag-drop po yung kanilang mga prices naman. Okay? So, tignan natin yung ating PSE index. So, nag-correct tayo. So, ang tingin natin na major cause kaya nagko-correct tayo, kasi medyo meron nga tayong false signal dito sa ating COVID cases nung nakarang for the past 2 days. So, kasi nakita natin parang bumabagsak yung COVID cases. Yung latest nung September 7 is 1,362. And then ngayon naman yung previous day natin September 8 biglang nag-spike naman 3,260, and then kinonfirm nga dito sa news ni Philstar, medyo mali nga yung data na napoprovide ngayon dito sa COVID cases sa Philippine natin, kasi nga yung iba pong mga laboratories around 115 sila, so hindi po lahat nakapag-submit ng tamang requirements, kaya hindi po naisama sa bilang. And then, ngayon nga, kinokorek na nila. So, na-meet na nila yung mga requirements ng ating Department of Health. So, yung 1,300 na yun, 88 laboratories lang yung nakapag-comply. So, ngayon, 115 laboratories na sila. So, makita mo dito sa cases natin, in-expect nga nila, tataas pa rin po yung mga daily cases na mare-register. So, unusually high yung mga susunod na araw, sabi nila, kasi nga, maiisama na yung mga dating hindi naisama naman. So medyo may false signal tayo dito sa ating coronavirus na statistics na nakikita dito sa ating Google, kasi hindi real time yata yung nagawa po ng ating Department of Health naman. So tingnan natin for the coming few days kung totoo po yung kiniklaim ng ating government na nag-flatten na ngayong curve. So most likely, siguro nag-flatten tayo around 3,000 to 4,000 cases per day, at hindi gaya ng iniisip natin na around 1,000 cases per day naman dito sa ating COVID virus. So not a good news, kaya kita mo medyo nag-correct po ng malakas yung ating market. So inaasahan ko nga magsusupport yung ating MA20, pero kita mo naman na break niya yung ating MA20. So tingnan natin bukas kung mayroong magandang catalyst dito sa ating market, kasi lumalabas parang hindi maganda nga yung ini-expect natin
for the coming, siguro until Friday, kung ganyan kataas pa rin yung mga COVID cases dito sa ating market naman. So, ang laki ng loss natin ngayong araw na to, no? So, guhit ulit natin yung kanyang support sa resistance. So, yung support natin, 5.6 or 5.7. And then, sabi ko nga, since ang tingin ko dito sa ating market is sideways, so, yung 6.1 yung pinakamataas na level natin. So, medyo sakto kasi nandito sa bandang gitna yung ating current index situation naman. Or, pwede ka rin mag-guhit sa kanya. May nakikita ko nag-guhit sa kanya dito naman sa bandang taas. Isang descending trend channel naman yung nakikita ng iba sa kanya. So, yung mga medyo pessimistic kasi nga maraming pa rin cases ng COVID-19 sa Philippine po natin. Okay, so anyway, same day lang naman, sideways or pababa yung tingin mo sa kanya. Medyo may chance na mag-retest tayo dito sa ating MA9 kung ang titignan mo is yung mga indicators lang naman natin. So, medyo umurong yung ating RSI. Nauntog siya dito sa around RSI 56. So, ang current level ng RSI is nasa 49, no? So, hindi medyo, or rather, hindi siya optimistic kasi optimistic lang tayo pag yung RSI natin is nagko-consolidate above sa RSI 50 naman. So, makita mo yung MACD, medyo nagko-cross down din nga siya. So, for the coming few days, Wednesday to Friday, expect more shaking dito sa ating PSEI market naman. So, tingnan natin yung iba kung masusustain yung pagtaas or ano na yung pwedeng mangyari doon sa mga ibang stocks dito sa ating list naman. So, konting bisita dito sa ating global market. So, mukhang maganda yung magiging market ng US mamayang gabi. So, magkocorrect na sila. So, ilang araw na kasi, more than 3 days na yata na pabagsak po yung kanilang indices. And then, yun nga, medyo malakas. So, makita mo to, nung kahapon, di ba, negative 4.11% yung Nasdaq. So, napakalaki niyan kasi 4% doon sa index nila, di ba? Pero doon sa loob, yung mga individual stocks, medyo malalaki yung binagsak. So, kagaya po nung mga sumusubaybay kay Tesla, kaya tingin natin medyo affected din yung ating mga mining companies eh. Si Tesla, nag-drop ng more than, tinitingnan ko kanina, more than 21% in just one day. So, yung mga may gain sa kanya nung nakaraan, halos na wipe out na rin yung mga yon. So, dapat talaga marunong ka mag-take advantage kung malaki na yung gain mo dito sa market. So, pwede mo nang kuhaan siya. Halimbawa, may gain ka na 30%, 40%. So, hindi ka pa ba masaya sa mga ganong gains mo? So, yung iba siguro, very, very long term doon sa mga stocks natin. So, kaya siguro inaantay nila, madoble yung kanilang puhunan naman. Pero tayo, as a trader, ganun po yung tingin natin sa market naman. So, yun nga, maganda po yung futures. So, mag-expect tayo na maganda sa kanila. Ito yung kanyang futures ng Nasdaq. So, may chart din sila ng futures. Makita mo, ang laki ng tatlong kandila nila. So, yung inipon niya na pagtaas ng ilang weeks or ilang buwan ba to. So, halos 2 buwan, di ba? Mula August hanggang September. So, binagsak niya lang ng 3 days. So, yun yung pag medyo exaggerated talaga yung pagtaas ng stock, nagko-correct po talaga siya. And then, ngayon medyo green yung kanilang futures. So, nag-expect tayo green naman yung kanilang markets for tonight naman. So, makita mo dito yung Europe nagre-recover na. At ngayong araw din pala na to, guys, makita mo din, nag-red naman yung buong Asia po natin. So, wala tayong mabasang catalyst sa kanya maliban dun sa negative news dun sa bandang Germany. Di ba yung minention natin na tatlong company, yung Pfizer, Moderna, and din yung isa, nakalimutan ko yung pangalan. Yung results yata ng phase 3 trial niya, merong isa doon, nagkaroon yata ng reaction na hindi maganda. So, hinold po yung phase 3 trial nila. So, tingin natin yung major news na tingnan mo naman buong Asia, medyo malakas po yung galawan naman niya. So, sumabay na rin yung ating index. So, tingnan natin kung eto nga ba is dahil doon sa global effect ng ating market or doon sa maling paraan ng pagkuha or rather hindi accurate na data naman ng ating Philippine COVID cases naman. So, hopefully mag-correct din sila bukas kasi exaggerated din. Halimbawa, more than 2%, halos 2% yung binagsak po ng ating global indices naman. Okay, so yun po yung mga nakita natin globally. So, silipin na natin yung ating mga top trending stocks. So, unahin po natin si ACEN. So, maraming kumita yata dito kay ACEN. So, congrats po kasi todo-todo yung breakout niya ngayong araw na to. So, nag-gain po siya ng 6.83%. So, ang ganda, di ba? Ang laki ng volume. So, makita mo dito. So,
kung titignan mo yung kanyang galaw ngayong araw na to, naka all-time high na po itong si ACEN natin kasi yung current price na 3.13, actually 3.16 yung 52 weeks high niya. So nakalabas na po siya sa mga major resistances nung chart ni ACEN. Ayan. So wala na siyang resistance. So malaki yung chance na umakyat pa rin po itong si ACEN natin, di ba? Sabi ko nga sa inyo, pag bumabagsak yung stock price natin, wala siyang support, malakas yung pagbagsak po ng stock na yun until makahanap siya ng kanyang support. Dito naman, kabaliktaran ng nangyari sa kanya, since wala na resistance dito sa bandang taas, mas malaki yung chance na umakyat pa rin po yung price ni ACEN natin. So although nasa overbought signal na siya, so makita mo, medyo maganda po yung galaw ng kanyang RSI. So maghanap ka minsan ng mga patterns na ganyan, no? Pataas yung mga base ng ating RSI. And then, yun nga, yung sabi natin, nagko-consolidate lagi yung mga prices dito sa taas ng ating mga moving average naman. So talagang binomba na itong si ACEN at ang ganda ng galaw niya. So kanina, tinitignan ko yung kanyang net foreign buying. So meron po mga foreigners na nagsusupport dito kay ACEN. So makita mo dito, kahit pa paano, may mga 4 million, 3 million, 8 million. So siguro ang nakikita ng mga investors natin dito kay ACEN ngayon. So di ba may nilabas ako sa inyong news, kahapon ba yun o nung isang araw, regarding dun sa Department of Energy naman, na meron daw silang aaprubahan ng mga projects relating sa mga renewable energy. So pinag-iisipan ko, si green energy ba yun o itong si ACEN. So parehas naman sila ng pinupuntahan, mga green energy projects. So itong si ACEN, karamihan is mga solar power plants or rather yung mga solar farms natin. So very good news siya. And then nung huli nating news, diba, meron siyang investment doon sa bandang India na nakuha. So kaya po ganyan, optimistic po yung mga traders natin dito sa stock natin na si ACEN naman. So wala na tayo resistance dito sa bandang taas. So mag-expect ka ng mga spike pa ng price nitong si ACEN. So valid po yung breakout na yan kasi malakas po yung volume. So makita mo dito sa momentum ng ating RSI. And then yung MACD, makita mo din bumuka na po siya, indication na bullish pa rin po yung mga traders natin dito kay ACEN naman. Ayan. So para hindi naman tayo ma-FOMO or yung fear of missing out dito kay ACEN, so pwede naman antay mo siya mag-retrace pabalik yung ating price kay ACEN. So wala ka na magagawa dyan eh. So ang tingin natin is aakyat ng aakyat pa yung price ni ACEN. So wala lang bad news na masyado para maka-apekto sa kanya. Aakyat siya, pero darating din naman yung time, guys, magre-retrace back itong si ACEN. At kailangan niya i-retest naman yung ating previous resistance na nagkaroon siya ng break ngayon, di ba? 3.01. So, nakikita mo naman, so hindi naman diretsong aakyat yung prices natin, di ba? So, nagkakaroon siya ng retest, aakyat siya, retest sa support, pag okay siya, aakyat siya. So, ang in-expect ko dito kay ACEN in the future, so pwede, kasi meron siyang volume, may support ng foreigners, aakyat muna siya, pero darating din naman yung time kasi nasa overbought. Hihinto din naman yung buying sa kanya. So darating yon. And then pag dumating yung time, magkakaroon siya ng retest dito sa support natin at around 3 pesos. And then pag nakakita ka ng sign kagaya dito sa area na to, magkakaroon siya ng rebound. Then yun naman yung time na pwede na tayong sumalo sa kanya kung hindi mo pa siya hawak. Syempre kung hawak mo siya, di hayaan mo lang kasi nasa 52 weeks high itong si ACEN po natin. Okay, so congrats po dun sa mga nakasalo sa kanya or nag-accumulate. So, di tayo nakasabay dito, no? So, although nakita natin nung huli, maganda na siya dito sa area na to. Kasi pataas lahat ng prices siya. And then, hindi natin napansin nung nag-correct na po yung prices nitong si ACEN naman. Okay, so yun lang. Congrats po sa inyo. Next po natin si Mary Mart. So, medyo delay yata yung reaction ni Mary Mart doon sa kanyang store. Kasi ngayon, so medyo maganda yung spike ng price niya kahit papano. Nag-gain po siya ng 2.73%. So, ang gustong-gusto ko lang dito kay Mary Mart, kahit papano, yung RSI po natin is nagbabounce above sa RSI 50 naman. So, yan yung mga gustong-gusto natin pag nasa RSI 50 and above. Kasi nga, sabi ko sa inyo, meron pong momentum ng buying sa kanya. So, nung umaga, umakyat siya ng halos 4%, pero medyo nag-profit taking po yung mga traders natin sa kanya. So, kahit papano, meron siyang volume ngayong araw na to. So hopefully for the next days, ganyan ulit kalaki yung volume niya para ma-sustain po yung pagtaas ng ating RSI. Yung MACD,
since bearish yung pinapakita niya, so hayaan mo muna tong MACD na to kung may hawak ka dito kay Merrimart, although sinasabi niya malakas yung selling pressure, pero makita mo naman mukhang nagbabounce siya dito sa ating MA20, although ngayon parang medyo hindi niya kinaya, di ba? Pero tignan natin bukas, kasi kung may volume at magkaroon siya ng konting spike ng price, tataas pa rin itong RSI level natin, and then hahabulin na lang ng ating MACD yung kanyang price action naman. So sa ngayon, ang pinapakita niya, mukhang meron siyang support dito sa area na to. So itong ascending trend lines natin sa kanya. And then, syempre, ganun pa rin naman, kung ano yung nakita natin nung isang araw, meron tayong resistance dito sa Fibonacci 3.382, kung tandaan nyo, sa around 3.26. And then dito naman sa around Fibonacci 50%, around 2.9 pesos kung tanda nyo pa yung review natin sa kanya kahapon na yan. So ganyan na muna. So kahit papano, nakakabuhay ng loob kasi meron siyang base na sunsundan dito sa area nito. So mag-worry ka ulit sa kanya kapag bumagsak siya dito sa ilalim ng dinodrawing natin na ascending trend lines, kasi magkakaroon na siya ng medyo malaking correction pag nabasag pa rin itong support na line na dinodrawing natin sa kanya naman. Pero kung talagang stricto ka, dapat dito ka titingin sa kanya, kasi ito yung previous na support naman niya. Nagkaroon siya ng breakdown and then nagkakaroon na retest dito naman sa area nito. So pwede mong i-adjust kasi meron siyang momentum ngayong araw na to. Ganyan. Pero pag bukas talagang nasa ilalim pa rin siya, so expect magkakaroon ka ng correction. At akin, sa akin personally, nakikita ko mag-fill the gap dito sa may gap area natin si Merrimart naman. So, pero kung masusundan po yung volume na yan, so siguro yung mga ganito kalalaki na volume or kahit diridiretso na ganito, ganyang kalalaki na volume, so okay na para sa isang sideways channel itong si Merrimart natin. So, kung ganyan yung pupuntahan niya, malaki din, di ba? More than 7% yung potential upside mo sa kanya kung gusto mo siyang pasukin sa current price, and then meron kang potential loss na halos 4% naman sa kanya. So, halos 2:1 yung reward risk mo kung trading lang yung habol mo dito kay Merrimart naman. So, for the long-term investors naman, so, maganda yung pinuntahan ng prices natin ngayong araw na to kasi nagkaroon siya ng bounce kahit papano dito sa Fib 50 level na support naman natin sa kanya. Okay? So, congrats po. Kahit papano, nakakabuhay ng loob yung mga ganyan eh. Yung, di ba, diridiretsong bumabagsak. And then, suddenly, nagkakaroon siya ng mga spike ng prices naman. Okay? Next, si dito po natin. So, mali-mali tayo kahapon. So, tinatawag kong Ali itong si dito kahapon. So, napansin na mga kasama natin. So, ayan. So, maganda din yung bounce nitong si dito natin. So, nagsasabay sila minsan ni Merrimart, di ba? So, nag-gain po siya ng 2.13%. So, ang nakita ko, parang maganda itong chart po ngayon ni dito natin. Kasi, kahit papano, di ba, kahapon naghahanap tayo ng volume. Medyo may volume na siya ngayong araw na to. And then, isa pang maganda, nangyari sa kanya, kung sisilipin mo na maigi, nag-bounce po tayo dito sa ating MA20 naman. So, very, very good yan kung position trader ka, kung hindi ka nakasalo nung una. Kasi meron na siyang bounce dito sa area na to at may kasamang volume. And then, sa dito sa RSI, pwede kang mag-drawing yung mga base nila. Pwede mo nang maging support itong bounce area niya dito naman sa area na to. So, anyway, still above RSI 50. Kaya nga may momentum sa ngayon itong si dito po natin. So, itong MACD, hayaan mo muna siya, nagko-correct siya. So, mag-worry ka lang dito sa MACD kapag yung blue line, di ba, nasa ilalim ng red line. And then, yung price action natin sa kanya, nagbe-break sa mga support lines naman. Ayan. So, medyo, di ba, sabi natin, medyo delay yung signal po ng ating MACD. Pero, syempre, mas maganda, pag bukas na bukas po yung MACD natin sa kanya, from bottom and then papunta sa taas naman, kasi yun yung malakas yung expectation mo na mag-up move yung price. So sa ngayon, nakadepende tayo sa galaw ng RSI natin kung magbabounce doon sa kanyang mga support area naman. Pero nonetheless, kung titingin ka lang, so hindi ko na muna ilalagay yung malaking bullish channel natin sa kanya, pero dito lang sa current na prices action natin, maganda po yung galaw ni dito natin. Kasi meron po nga siyang bounce dito sa ating MA20. So, ilalagay pa rin natin, siyempre, resistance dito pa rin sa may gap area natin sa kanya. So, ayan. So, meron na siyang medyo nabuhay yung kanyang ascending trend lines. Dati dito tayo nag-wait sa kanya, di ba, sa consolidation ng mga prices. So, hindi ko mahanap yung pinaka-peak ng ating ano. So, ito dati, di ba, yung titignan natin sa kanya, pero na-break niya. So, i-adjust natin sa kanya. Pwede mo namang i-adjust yung mga trend lines mo sa kanya
kung kasi minsan nagbabago yung ano, sentiment sa ating mga stocks. So i-adjust mo din yung ating mga trend lines sa kanya. So yun nga lang yung nakita natin. So meron siyang consolidation dito. So watch out ng maigi. So kung saan ba pupunta ito sa dito natin, mag-breakout dito sa bandang taas or mag-breakdown naman yung kanyang price. Pero sa ngayon nakita ko personally maganda po yung galaw ni dito natin. So ang nakita natin na catalyst sa kanya kaya medyo maganda po yung galaw is yung binalita nga natin sa kahapon, di ba? Yung galing, akala ko kay MSN. So ito galing kay GMA News. So yung pagpirma po ni Defense Secretary Delphine Lorenzana, yung pagtatayo na po ng mga dito towers doon sa ating mga military camps. So alam niyo naman, medyo sensitive tong case na to kasi ang yun nga, maraming medyo ayaw doon sa China Telecom natin kasi gagawin daw spying medium ng China para sa Philippines. So and then ilalagay mo sa mga military camps, di ba? So yun yung sinasabi ng mga against doon sa pagtatayo ng mga Chinese back na companies doon naman sa ating mga military camps. Pero ito na, tinuldukan na ni Mr. Delphine Lorenzana. So tuloy-tuloy na po yung rollout doon sa mga military camps sa buong Pilipinas na to, yung nabasa ko sa kanya. So hindi lang doon sa bandang Maynila, kundi buong Pilipinas na po na mga military camps naman. So it's a good news kay dito. So kahit pa paano, merong lumalabas na good news sa kanya. Kaya nag-i-stay po dito sa bandang taas yung price naman natin sa kanya. Okay, so yun po yung nakita natin sa kanya. Next natin si NIKL. So sabi natin, medyo bumagsak po yung ating mga metal prices. So unang-una yung sentiment kay Tesla, di ba? So siya kasi yung madalas na mabanggit na gumagamit ng mga NIKL products. And then makita mo dito sa mga futures ng ating mga metals. For example, mining, di ba? Si gold. Makita mo dito, so nagkakaroon siya ng mga lower highs. So futures naman to, pero halos reflection din siya ng ating actual na movement ng mga prices. So makita mo, nagkakaroon siya ng mga lower highs. So nagkakaroon siya ng isang descending triangle. So nag-aantay tayo ng decision. Magkakaroon din ba siya ng breakout around dito sa area na to? Or breakdown naman kasi exaggerated na rin siya kagaya ng ating Nasdaq index yung nakita nyo kanina. Kaya nagko-correct po yung mga prices naman nila. So yun yung tingin natin, yun yung sentiment dito sa ating mga metal products kaya po bumabagsak sa ngayon. So normal naman mag-consolidate muna yung mga prices pag extended na po yung kanilang galaw. So bantayan din natin yung kanilang mga prices. Tingnan natin kung in the coming few weeks or few days aakyat siya. So normally doon po sumasabay yung ating mga mining companies. Pero sa ngayon not a good sign kasi nag-gap down na naman itong si NIKL. Nag-loss po siya ng 2.55%. So yung dinodrawin natin sa kanya, so ito kasi possible na ito yung support mo dapat sa kanya, di ba? Kasi merong resistance and then nagkaroon siya ng breakout dito sa area, nag-bounce. So makita mo dito, nag-breakdown na yung ating RSI. So not a good sign. Although above RSI 50, parang gusto talagang bumagsak ng ating RSI level naman. So last defense natin sa kanya, itong RSI 50. So be very careful pag nakita mo na nandito na sa around 40 yung RSI at sinusuportahan ng ating MACD na makita mo naman. Very bearish na yung kanyang signal. So not a good sign naman. Although green po yung nakita mong candle na yan, so may sumalo sa kanya, hindi pa rin maganda kasi meron po siyang mga gap down ng prices naman. So mapapansin mo to dun sa mga isang bull market nung around 2018 dito sa ating index, pwede mong balikan. So ganyan yung mga initial signs niya pag nagpipick na yung mga stocks natin, nagkakaroon ng mga gap down naman. Ayan. So sa ngayon, sideways muna yung ilagay natin na channel kay NIKL. Although hindi maganda yung mga ating mga indicators, pero yung price action pa rin naman niya, pasok pa rin naman dito sa ating dinodrawing sa kanya nung nakaraan na trading range naman sa kanya. So watch out lang pag nag-fill the gap na dito sa bandang baba itong si NIKL po natin. And always sa mga kasama natin na traders, apply mo po yung ating reward risk sa kanya. So baka kasi maipit ka, medyo malalim-lalim po yan pag hindi po gumanda yung futures ng ating mga mining companies naman. So tignan natin, masyado pa namang maaga. So tignan natin, baka naman magkaroon siya ng bounce kasi strong support naman itong bago siya magkaroon ng retest dito sa may gap area naman natin. Okay, so yun po yung nakita natin sa kanya.
Next po si HLCM. So, nagkabusan ng semento. So, hindi ko napansin si CHP. Ha? Silipin natin konti kung ano nangyari sa kanya. Nag-correct si CHP. Si Eagle, nag-correct din ba? So, nag-correct din siya. So, lahat po ng ating mga cement company sa ngayon, nag-correct. So, itong si HLCM, nag-correct din siya. Medyo malaki. Negative 4.72% naman. So, namatay yung optimism dito sa ating mga cement companies. Tingin ko dahil doon sa pagtaas nga po ng COVID cases natin. So, nag-normalize na siya. Mataas pa rin pala yung cases ng COVID sa Philippine naman natin. Ayan. So, anyway, intact pa rin naman. So, drawing ka lang ng support line sa kanya, makita mo, magkakaroon siguro ng retest dito sa ating MA9 bukas kasi medyo malakas po yung buhusan dito sa stocks natin na si HLCM naman. So, yun po yung in-expect ko sa kanya. At tingnan natin kung magkaroon ng breakdown sa below RSI 53 naman. So, anyway, yung ating MACD, okay pa naman yung ating MACD. Eh. So, pinapakita niya yung ating blue line na sa taas pa naman ng ating red line. So, tingin natin, normal correction lang sa stocks natin na si HLCM naman. So, medyo malaki nga lang, negative 4.72%. So, yung support natin, so, unang-una yung support mo yung ating MA9 or yung ating trend lines. Or kung titingin ka dito sa mga charts natin, sa mga candles natin, yung pinaka-next na support mo is around 5.55 pesos. So, kung hindi mag-support yung ating MA9 dito tayo sa MA20, mag-aabang naman dito sa stocks natin na si HLCM naman. Okay? So, yun po yung mga nakita natin sa kanya. Next natin, yung isang stock kung saan nagkaroon din tayo ng gain sa kanya. So, medyo binatak itong si AGI. So, medyo maraming foreigners din yata itong si AGI. Tingnan natin ha, kung kapresya ni ACEN. So, for the past 2 days, medyo malakas pala yung foreigners nitong si AGI. Makita mo dito, 40 million and then 91 million. So, malaki po yan dun sa normal na pumapasok sa kanya. Kaya po, kaya niyang itulak yung ating prices. So, makita mo, ang ganda ng volume niya, di ba? And then, maganda din yung ating RSI. So, nag-drawing nga ako doon sa pinost natin sa ating Facebook account. So, gusto natin yung mga ganito. Nagkakaroon ng bounce doon sa mga nagugawit natin na trend lines naman. So, sana mag-materialize yung kay dito para sa ating mga dito natics holders naman. So, makita mo dito, maganda din yung ating galaw ng MACD. Nagsimula siyang bumukas. And then, maganda rin yung spike ng ating prices kasi nag-gain po siya ng 6.7%. So, clear breakout din po itong si AGI natin. So, actually, nung umaga pa lang, nag-breakout na siya at around 6.5 pesos naman. So, hanapin natin yung kanyang next na resistance. So, pwede mong gawing guide itong area na to kasi dito nagkaroon ng consolidation ng ating mga prices. So, nagkaroon siya ng breakout, nag-retest ng another higher low. And then, nagkaroon na naman siya ng new high. So, hanapin natin yung kanya next resistance naman. So, siguro, isa sa mga pinakamalakas na resistance niya is around dito sa area na to kasi may consolidation dito ng prices. At around 7 pesos na. So, yun na yung pag-uusapan natin dito kay AGI kasi maganda po yung kanyang volume naman. So, hindi pa naman siya totally overbought, no? So, sumilip lang siya ng konti dito sa ating RSI. So, personally, ako nagbenta na ako sa kanya, di ba? Nakita nyo naman. Kasi, yun nga, yung feeling ko dun sa market, nung tinitignan ko 6.8 na yung price niya, and then hindi maganda yung market natin, iniisip ko baka magkaroon ng buhusan dito kay AGI, kaya ako binenta na siya. And then, malapit naman na sa overbought signal itong si AGI. Kasi yung history naman niya, titignan mo, di ba? So, yung pinaka-latest na uptick ng move niya, so GCQ to ang area na to, di ba? So, pagdating niya dito sa may overbought signal, medyo malakas kasi yung bentahan kay AGI. Anyway, tignan natin dito. So, wag nating pangunahan yung price action. Baka naman this time, maganda na siya kasi medyo parabolic yung uptick ng ating mga RSI sa kanya, yung ating MACD, tsaka yung price action naman. So, magkakalaman bukas, sana makabreakout siya sa 7 pesos na resistance, psychological resistance nitong si AGI para itaas na natin siya dito sa around 7.7 naman kasi pwedeng i-fill niya itong gap naman dito sa area na ito ulit. So, finill niya nung huli, pero nung after niya ma-fill the gap, saka naman nag-downtrend itong si AGI natin. So, maganda yung pinuputan niya. So, unang-una siguro, tingin natin, napapansin na nila si Imperador, di ba, maganda yung kanyang earnings. And then, di natin alam si McDonald's kung nabubukas na yung kanyang franchise. Kasi, di ba, yung ibang area, MGCQ,
Pero sa Mega Manila is GCQ pa rin naman. So, pwedeng maganda yung sentiment. And then, nung isang araw kasi, nag-breakout si Mega World. Yung good sentiment, yung review ng ating CUL sa property companies is isa si Mega World doon sa mga umakyat kahapon naman. So, tingnan natin si Meg kung umakyat siya. So, nagkaroon din siya ng ano, no? So, malit lang yung kanyang profit taking ngayong araw na ito. Okay? So, congrats po dun sa mga may hawak sa kanya. So, meron pa naman possible up move itong si AGI. So, hindi natin inalis sa kanya. So, follow mo lang yung plan mo kung kailan mo ibibenta itong si AGI. Kasi maganda pa rin naman yung galaw niya as of this time naman. Okay? So, next natin, yung isang medyo nagpabagsak sa ating index. Si Ayala, nag-loss po ng negative 3.72%. So, lumalabas. Ito yung resistance natin sa kanya. So, dito sa consolidation ng mga prices at around 30 pesos naman. Ayan. So, magkakaroon na retest dito sa bandang baba ng support itong si Ali natin. So, hopefully, hindi siya masyadong bumagsak. So, either mag-retest siya dito sa... Kasi may mga ticks dito, di ba? Makita mo, nagko-coincide. So, ito siguro yung susunod na i-retest ni Ali naman natin. So, medyo malakas yan eh. So, ibig sabihin, kahit papano, may additional na retest na pwedeng gawin itong si Ali natin. So, makita mo, saktong-sakto, no? Yung resistance ng RSI, dun siya nagkaroon ng malakas na resistance at nag-down po yung ating RSI naman sa kanya. So, hopefully, for the coming few days, kung sakaling babagsak siya, magkaroon siya ulit ng another higher low para sa divergence naman ng ating RSI sa kanya. Anyway, yung ating MACD is nakabukas. So, yun nga lang, medyo malit lang yung pagkakabukas niya. Kaya, hindi pa rin masyadong bullish itong si Ali po natin. So, ganyan lang muna. Tingin natin magsa-sideways for the coming days itong si Ali from 29 until 30 pesos naman. So, naghahanap ng support itong si Ali natin sa ngayon kasi medyo malakas po yung kanyang pagbagsak naman. So, pagdating sa net foreign buying, sellers pa rin yata sila dito kay Ali. Makita mo dito. So, yung kahapon na galaw niya, pinakahuling uptick niya, meron siyang net foreign buying na 3 million. Pero sa ngayon, tuloy pa rin yung buhusan ng foreigners sa stock natin na si Ali naman. Kaya hindi mo tayo nag-expect ng isang bullish movement sa ngayon kay Ayala po natin. Okay, so yung pinakita natin. Next, si BLL natin. So, mukhang nagtitrending itong si BLL. Wala naman tayo nakitang news at medyo hindi naman ganun kalaki yung gain niya ngayong araw na to. So, nag-gain lang siya 0.92%. Pero nakikita ko, kaya siya pinag-usapan sa ngayon is kagaya po ng nangyari kay AGI. Meron siyang mga breakout ng prices sa ngayon and then meron siyang kasama na accumulation ng volume which is a good sign. Pwede mong sabihin, meron siyang early breakout dito sa area na to. Kaya po pinag-usapan ngayon sa ating Investagram naman. So makita mo, meron siyang divergence ng ating RSI. So bumabagsak yung price pero nagkaroon ng uptick ng RSI naman. And then, maganda rin po yung galaw ng ating MACD. So, ibig sabihin, in the future, tingin natin yung nakita natin sa kanya kasi meron siyang double checking dito or rather, three times, triple bottom na siya dito sa area na to. So, ibig sabihin, medyo strong na itong bottom area na to nitong si VLL natin. So, higher low pala itong area na to sa kanya and then nagkaroon ng breakout. So, medyo maganda po yung setup nitong si VLL natin. Kaya, most likely, yun yung dahilan kaya pinag-usapan po dito sa ating Investagrams naman. So, yung next na resistance natin sa kanya, lalagay natin dito sa consolidation dito sa area na to. Pwede siguro dito around 3.47. Yung initial na resistance po nitong si BLL natin kasi meron siyang double checking and then meron breakdown dito nung nakaraan naman. Ayan. So, congrats dun sa mga nakahuli kasi tingin natin isa to sa mga bottom po ni BLL sa ngayon. Kasi meron po siyang accumulation dito sa area na to. So, ibig sabihin, gusto na nilang pataasin yung price po nitong si BLL po natin. And then, lastly, tingin tayo kay Pizza. So, nagkataon lang ni-review natin siya kahapon. Maganda yung uptick niya ngayong araw na to, di ba? So, kumuha tayo ng representative sa mga restaurants natin. Yung merong isang magandang setup. And then, nagkataon itong si Pizza ang nakita natin. So, maganda yung galaw niya. Kasi mukhang binobawan na siya sa ngayon after magkaroon ng few days ng accumulation. So, very good po yung galaw nitong si Pizza natin. At makita mo nga, meron siyang buyer's momentum kasi nag-a-uptick po yung ating RSI naman. So, tignan mo natin ng
for the coming few days kung didiretso na nga itong si pizza. Pero tingin natin hindi pa, no? Kasi wala pang masyadong catalyst dito sa ating mga restaurant. So, ang nakita ko lang sa kanya, baka magkaroon na retest dito sa ating mga RSI level naman. So, nagiging resistance din kasi yung mga area na yan. Eh. So, hopefully, maka-breakout na siya kasi medyo depressed na rin naman yung price niya. And then, ilang beses na rin siya nag-retest dito sa low natin at around 5.4 pesos naman. Okay, so tanggalin ko to. Hindi pa naman siya overbought. So, may chance pa na umakyat ng konti ang price natin kay pizza naman. So, ibalik natin yung trend lines na nag-wait natin sa kanya. And then, gawa tayo ng trading channel sa kanya. So, mukhang sinundan niya, no? So, sumunod siya dito sa bandang taas nung ma-reach niya. So, nagkaroon pa nga siya ng breakout pero hindi niya kinaya. So, bumagsak ng konti yung kanyang prices naman. So, kung magpapatuloy na ganyan, meron siyang volume kahit pa paano. Pero medyo mahina yung volume niya. So, medyo prone sa correction itong si pizza natin. Kasi yung volume hindi masyadong malaki. So, sana mga gantong volume para mabago po yung direction ni pizza naman natin. So, sa ngayon lumalabas yung taas na ating trend lines. Yan po yung malakas na resistance or rather dito sa peak po ng ating price ngayong araw na ito. So, tanggalin ko na to para medyo hindi nakakalito. So, tingnan natin bukas kung ma-break out niya yung 6.17 or rather 6.19 na resistance po nitong si pizza natin. So, kung maka-breakout na siya, so maganda kasi yung next na resistance medyo mataas na at around 6.95 pesos. Naman. Okay, so yun po yung mga nakita natin. So maganda yung ating RSI. Meron siyang uptick na movement. Ganun din yung ating MACD sa kanya. Okay, so yun po yung mga reviews natin. So kahit pa paano, merong umakyat. Pero majority po ng blue chips is depressed na naman. So dahil nga po dun sa COVID cases naman natin. So yun po yung tingin natin sa kanya. Okay, so yun po yung mga reviews natin for today. So as usual, don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Follow mo ako sa aking mga Facebook account, Facebook page, and then dito naman sa ating Twitter account naman. Okay, so meron pa tayong dalawang araw, Thursday and Friday, at so kita po ulit tayo bukas for another trading day na naman. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig.